that would be an insult to the institution kung hindi siya ma-secure. Ako mismo, punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Mismong sa Senator Ronald Bato de la Rosa na ang nagbigay ng assurance kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy na titiyakin nilang ligtas ito oras na magpakita sa Senado. Bagaman nauunawaan umano ng senador na alinsunod ito sa panuntunan ng Senado, aminado siyang labag sa kalooban niya ang pagpapaaresto sa kanyang kaibigan. Personally, pinapaalam ko na mabigat sa kalooban ko. Isa ako sa mga senador na ayaw na kung pwede hindi sana makulong si pastor dito. We have some reasons. At the end of the day, we are legislators, so we don't have to be lawbreakers. Ngunit paglilinaw ni Senator Bato, seguridad at hindi kustodiya ang handa niyang ialok kay Quiboloy. Sakali ring hilingin ng Senate Sergeant at Arms, handa rin siyang sumama mismo sa pag-aresto sa religious leader. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant at Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Quiboloy. Alam namin sir, andyan siya para walang gulo sir. Baka pwedeng samahan mo kami, sir, at ikaw humarap doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Si Pastor Quiboloy, kilala ko na hindi violente na tao. Yung followers niya, masyado mababait. Ayon naman kay Senate Sergeant at Arms Chief Retired General Roberto Angkan, nakahanda na ang detention room ni Quiboloy dito mismo sa Senate building. Maaari anyang arestuhin si Quiboloy anumang oras at ipagbibigay alam ito sa pambansang pulisya. Sa oras na nasa kustodiya na ng Senado, tanging abogado at immediate family lamang ni Quiboloy ang maaaring bumisita sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng General Legal Counsel ni Quiboloy na si Attorney Ferdinando Pasio na nasa korte na o maaaring dalhin sa korte ang mga alegasyon laban sa religious leader. Ginawa na rin anya ng legal team ni Quiboloy ang lahat ng makakaya nito para protektahan ang religious leader. Pero mayroon naman ang mga makapangyarihan na walang habas ang pang-aapi sa televangelist. Kaya iiwas na rin anya silang magkomento sa mga isyong ibinabato sa kanyang kliyente habang naghahanda sa pagsulong sa mga legal remedy. Si Senator Robin Padilla naman, sinabing ginawa rin ng kanyang opisina ang lahat para mapangalagaan ang karapatan ni Quiboloy. Pero kinikilala nito ang desisyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at ni Senate President Juan Miguel Migzuberi na pirmahan ang arrest order laban sa religious leader. Ang nakikita niya niyang legal na alternatibo kay Quiboloy, idulog ang issue ng arrest order sa Korte Suprema. Punto naman ni Senator Francis Chisa Escudero, maaari namang ma-discharge mula sa contempt order si Quiboloy kapag nagpakita na ito sa pagdinig at hindi anya excuse ang right against self-incrimination para hindi dumalo sa investigasyon ng Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.